Tumingin sa akin. Para siyang nangmamata. Isip niya kung sino siya. Totoo ba sinabi ni Jerry? Wala naman akong minamata. Ulul! Nung una kang dumating, parang nandidiri sa lahat na nakikita mo. Pati mga tao pinagdidirihan mo! Papakot kasi ako eh. Wala akong kilala dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Ano ka ba? Walang bayan? Lahat na lang ba ng lugar na pinupuntahan mo eh, dapat may kilala ka? Lagi lang ba nang kasali sa'yo kung anong gagawin mo?
Bata! Ha? Bata! Kawawa ka naman, oh. Gusto ko ba ng gata? Lalo ito, siguro ito, sumususo pa sa mami niya. Baka naman merong bumbay dito, kaya natatakot ang baby. Yung adik na ito, ang laking duwag pala pag wala nanay niya. Gusto mo na chupot? Hindi ka naman namin kaawayin. Uy, manawagan kayo sa radyo, may nawawalang bata rito. Hindi ito ordinaryong lugar. Alam niyo yan? Eh, bakit ka namamata? Wala akong minamata. O, sino ko sa inyo may naiinis kayo namin? Boy, parang lagi siya may pinagmamalaki. Roger, inis ako sa kanya dahil parang katatas na nakakalabang sa amin. Uy, parang meron siyang pinagmamayabang. Talaga may pinagmamayabang ako! Diyok, kagaya ninyo, sa sagwan ninyo. Kala niyo kung sino kayong makasigaw sa akin? Bakit? Kilala ba ninyo buong pagkatao ko? Magkapareho tayo sa isang bagay. Yun lang ang nakikilala ninyo. Nakikilala mo ba sarili mo? Matututo ba ako magalit kung di ko kilala sarili ko? Ang hayop, marunong din magalit. Hindi ako hayop! Sige nga, makilala mo sa akin kung sino ka. Isa akong honor student sa Ateneo de Manila. Pagmula pa ng grade school, ito na ako nag-aral. Hanggang ipinasok ako dito sa Babuyan University. Hanggang ngayon, honor student pa rin ako. Paano ko yung pakikilala sa inyo ang tunay kong sarili? Eh kung laging kapangitan ang gusto ninyong palabasin. Isa akong honor student sa Ateneo de Manila. Doon ako nag-aral mula sa grade school. Hanggang ipinasok ako dito sa Babuyan University. Hanggang ngayon, nakikita ninyo, honor student pa rin ako. Paano ko kayo pakikilala sa inyo ang tunay kong sarili kung laging kapangitan ang gusto ninyong palabasin? Kung gusto mo ipakilala ang tunay mong sarili, kailangan gamitan mo ng Arneo accent. Oh, Ateneo student! English ang mga kami, oh. Spoken in dollar, eh. Yung adik na to, papaglamour pa, no? Oh, kaya pala, burgis pa ng kantadong to, eh. Oh, weng, accent ka pa rin, ha? Ang bigat mo, pare! Hayop! Hayop! Oh, anong pa nakikita niyo? Kung nakikita ko isang hayop na nanginginig sa galit, hindi makapagsalita, hindi siya makapag-isip ng mabuti, hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin eh. Naiintindihan ko siya, pero naiinis ako sa kanya. Nakikita ko isang hayop na marunong tumingin sa kapangitan ng iba, pero hindi marunong tumingin sa sarili niyang kapangitan. Nakikita ko ang isang hayop na hindi ko lubusang nakikilala, at marahil lang hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makilala siya, dahil ayaw niya magpakatao, kaya naiinis ako sa kanya. Mga hayop! Nagagalit ka sa sarili mo. Mga hayop! Hayop! What's
Tutulungan ka na rin. Narito ka na sa bahay Pag-asa. Lagi mong tatandaan na ito'y hindi lamang isang rehabilitation center. Ito'y isa ring therapeutic community. Ang anumang maranasan mo rito ay para din sa iyong kabutihan. Huwag kang mawala ng tiwala at pag-asa. Ang masasamang salita o anumang mga pagmumura na iyong maririnig ay nakatulong sa iyong ugali upang patibayin ang iyong damdamin. 58 kayo rito. Sama-samang magkakapatid. Wala kayong pakialam sa isa't isa kung sino-sino kayo o kung ano ng mga pinaggawa niyo sa labas bago kayo naparito. Ang mahal kayo ngayon, ang nandito, ang nangyayari ngayon. Naiintindihan ba mga patakaran, Noni? Yes, brother. Ito'y isang patakaran ng isang daigdig. Ni ako, ni ikaw mismo, ay hindi nakakaalam kung gaano kakatagal mananatili sa daigdig na ito. Ang mga pagmumura at masasakit na salitang iyong naririnig sa mga encounter sessions dito ay ginagamit namin upang ikaw ay buksan, upang sa ganun ay harapin mo ang katotohanan tungkol sa iyo. Kung ikaw ay laging bukas sa iyong sarili, ikaw ay laging magiging bukas sa iyong kapwa. Ang iyong kapwa ay parang salamin na nagpapakita sa iyo ng sari-saring katotohanan tungkol sa iyong sarili. At ikaw ay parang salamin na nagpapakita sa kanya ng sari-saring katotohanan tungkol sa kanya. Makikita mo na ang tunay na kapayapaan ay kasiping ng pagpapakumbaba. Matapos mong aminin at tanggapin ang lahat ng iyong mga pagkukulang, maliit man o malaki, upang hanapin ang pagkabuti at pulutin ang sarili mong nalaglag at nabasag sa sahig, at pagsikapan mong buwing muli ang nagkalat ng mga piraso ng buhay mo. Sa lahat ng sandali ay maaalala mo na ikaw ay nilikhang may pusong malikhain, may isip na malikhain, may buhay na malikhain. Mawawala ang takot mong magpakatao at magpakasarili. At wala kang bagay na dapat mong pagsisihan. At kung ikaw ay nag-iisa, maging sa kalungkutan ay hindi ka mangulila. Ang iyong patutunguhan ay laging sa kapwa. At ikaw ang laging patutunguhan. Maraming salita, iisang katotohanan. Mga bilanggo tayo sa isang bilangguan, hindi na natin matitikman ang pagkalaya. Hindi mo ba napagmamasdan ang paligid? Mga bundok-bundukan, ilog, gubat, mga puno. Malayo sa sibilisasyon, malayo sa Maynila. Kung minsan may eroplano magdaraan, ang sabi ng piloto sa kanya mga kasama, ayun ang bahay Pag-asa, naroon ang mga kawawa. Isang linggo, ginamit niya ang kapwa niya. Huwag mo na! Huwag mo na! Huwag mo na! Para kayo mga bata niyan, pareho kayo nabungkang gago. Hindi niyo bang naiintindihan? Yung isang pagkakamali, hindi maaaring itumit ang isa pang pagkakamali. Kailan nag-uusap kayo? Naiintindihan mo ba? Ha? Kayo dalawa? Oo. Oo, ayos pa kayo? Oo, sino pa? Joe. Gago ka talaga, no? Nakakatumakaan ng plato ka ng mga biro mo, ah! Tugtalagtatugtog! Gago ka, nakakasakit ka na! Tugtagugtog! Nakakalalaan ka na, gago ka! Nakakatumakaan ng loob, gago! Eh, talagtado ka rin pala, eh! Ikaw na ako na, eh! Nakikipapiro ka rin pa sa akin, eh! Gago! Gago, sinasabi ako na muna! Pareho pala kayong ulul, eh. Kayo ba dalawa na punta rito para magbiruan?
Ha? Nagpunta kayo rito para maintindihan niyo ang mga buhay niyo. Hindi ang biruan kayo ng biruan. O, sino pa sa inyo? Kani. May tanong ako kay Noni. Sige, labas mo. Bakit ka palaging ano, tahimik? Hindi ka nakikihalo sa amin. Parang hindi iba mo yung sarili mo rito, ah. So, tapos ang trabaho ko. Tapos na yun. Noni, sa lugar na to, hindi sapat yung basta gagawin mo kung ano inuto sa'yo. Bawal dito yung nagsasarili, nag-iisa eh. Kaya nagpunta ka rito, para magbukas ka ng loob. Hingan mo kung ano bang nararamdaman mo sa buong pamilya. Hindi ka namin matutulungan eh kung nag-iisa kang laging ganyan. Kailangan mag-relate ka sa ibang tao. Oh, meron pa ba? Ako. Rocky? Sumano po kay Popoy. Sige, labas mo. Narantado ko talaga, Popoy! Parating ka nakatingin sa akin! Nakakainis ka na! Basta ako na tuwing watch up tsaka physical exercise! Tingin ka lang tingin sa akin! Umaga! Hapon! Gabi! Tingin ka lang tingin! Ano ka ba? Kung dieta na to! Ito ba yung sinasabi ni Rocky? Oo. Oh, namin ko tumitingin ako sa kanya. Pero hindi ko maalam na nakakainis yun sa kanya. Ba't tingin ka lang tingin sa akin? May galit ka ba sa akin? Wala. Kaya lang, mahingit ako sa'yo eh. Ba't ka nahingit sa'kin? Nasa'yo lahat kasi ng katangian gusto ko eh. Tarantado! Bawal dito ang hinggitan! Kahit mahingit ka na mahingit, hindi makapupunta sa'yong kinanggitan mo! Tarantado! Gago ka kaya wala nangyayari sa'yo dito eh! Puro ka hinggit! Yung gago ka kaya ka tumatanda ng parang dito eh! Ano ba kinahingitan mo? Ang mukha mo... katawan mo. Ano ka? Bakla? Bakit? Ayaw nang maging maitim at mataba? May pagtatapatan ako sa inyo eh. Matagal ko nang itinatago. Nung nasa labas ako, isang ano? Katulad ng sinabi ni Rudy. Isang ano? Isang bakla. Eh, ba't ka natatawa? Ba't ayaw mo sabihin yung salitang yun? Kasi nahihiya ako eh. Eh, ba't ka nahihiya? Iniiwasan ko ng mga tao pag nalalaman nila eh. Bakit? Ayaw bang matawag na bakla? Ano kaya mo? Dinadaan mo lahat sa iling eh. Magsalita ka! Ayoko. Bakit ayaw mo? Di ba naman talagang bakla ka? Di ba? Di ba? Oo. Ba't kayo mo lang inamin? Ang tagal-tagal mo na rito, ngayon mo lang inamin bakla ka? Gusto kong buksan ang sarili ko sa inyo eh. Gusto mong malaman ni Rocky na bakla ka? Marami ako kilala mga bakla! Punting-punti ako sa mga bakla! Hindi lahat ng bakla, pare-pareho. Bakla! 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 Para sa'yo na yan.
Kumaba ng buhok mo, ah. Pinaliwanag ni Brother Carlos ang palakad dito. Mukhang mahusay naman, ah. Noong una, hindi ko maintindihan yung mga sigawan, murahan. Pero, pagkatapos ipaliwanag sa akin ang lahat, nakita ko na kailangan para maging matibay ka. Maging matibay? Para ano? Para tignan ka? Noni. Kailangan talaga maging matibay ako. Para tignan ka. Para tanggapin ka. Wala akong kasalanan. Wala akong ginagawang masama. Tao ko, Noni. Tao rin ako. Pareho lang tayo. Parehong mahina. Kaya hindi niyo ako dapat pinakulong dito. Kung ano man ang nagawa ko, yun ay dahil sa tao lang ako. Mahina, tulad nyo. Hindi mo ko naintindihan eh. Maliwanag naman ang lahat ah. Sumasama kay Mike dahil tao ka, tulad na sabi nyo. Pero kung lahat ng tao, yan ang gagamitin excuse. Wala na masama. Ako, naging adik ako. Dahil hindi ko matanggap ang katotohanan tungkol sa inyo. Ang mga adik na katulad ko, pinadadala rito para maging matibay. Eh kayo, ang mga katulad ninyo, saan kayo pinadadala para maging matibay? Noni. Hayaan mo siya. Sa ngayon, hindi pa niya maintindihan ang ibig masabihin. Hayaan mo siya masaktan ang masaktan. Kailangan niya yan. Parang araw ay maintindihan din niya lahat. Mga bobo! Lalamo na naman kayo! Magpapawis muna kayo! Yan tatanin niyo dyan, lalamunin niyo rin! O, konting bilis dyan! O, Ruby, anong ginagawa mo dyan sa tabo? Kurog damo na naman nasa isipoto ka! O, kayo dyan! Magbabagal-bagal kayo dyan, ha! Unyeta, sino may sabi sa inyo? Diyan mo itapon niyang basura niyan, ha? Naluloko mo ba? Tarantado ko! Hindi mo ba nakikita may basura niyan? Ha? Sino may sabi sa inyo? Wala ka ba utak? Ha? Sige! Kayo doon! Kayo! Parang hindi natututo, tagal-tagal nilang tanda-tanda na rito. Kanina ka pa dyan, hukay ng hukay, hanggang ngayon, andiyan ka pa! Asa si Jerry? Ha? Asa si Jerry? Kunyeta! Tumatan! Tarantado kayo! Nasa si Jerry? Ha? Hindi nyo nalaga ang kapatid nyo? Si Jerry! Misplit!
Ito na naman si Jerry. Isang takbuhin. Isang bata. Isang lampa. Isang duwag. Sa ginawa mong yan, marami ang sumama ang loob. Marami ang nainggit. Marami ang nanghinayang. Nanghinayang sa pagtitiwalang ibinigay namin sa'yo. Nanghinayang sa mga direksyong ibinuhos namin para sa'yo. Kailan ka patitigil sa pagtakbo? Pagtuyo na ang katawan mo sa gamot. Pagpatay na mami mo. Pag hindi ka na nakakaramdam, sino pa aruga sa'yo? Ngayon, mag-uumpisa ka na naman. Pilitin mo sana magbago. Tandaan mo sana, patay lamang hindi nagbabago. Noni. Layunin. Hindi ko na matakasan ang aking sarili. Kaya ako naririto. Sa malaking takot kong harapin ang katotohanan at makilala ang sarili, ako'y nagbalat kayo. Hanggat di ko'y pinagtatapat ang aking pagkatao, ako'y tumatakbo. Hanggat di ako maging bukas sa mga itinatanong at sinasabi ng iba, di ko matutuklasan at maunawaan ang aking sarili tunay na pagkatao. Sa kalungkutan, ako'y namamalagi nag-iisa. Ang tanggalin ko ang aking balat kayo at sarili harapin ko sa piling ng aking mga kapatid na tumigil na sa pagtakbo. Dito, sama-sama kami. Kung noon, sa pagtakbo, ngayon, sa pakikipaglaban. Sa tulong ng iba, ang makatayo ng mag-isa. Di sa kaduwagan, kundi bilang isang taong may karangalan. Sa tulong ng Diyos at ng mga kapatid ko, di na mag-iisa. Sa hirap at kalungkutan, buhay sa pag-asa ay may kinabukasan. Lagi akong mi-split. Hindi mo ba alam? Kaya ako nagpalipat-lipat sa lahat ng open center. Dahil lagi akong mi-split. Yan ang maliligayang sandali ng buhay ko. Ang pasalpot-salpot na kalayaan. Ang maging malaya. Kahit sandali lang. Hindi ko ba natakot? Ba't ako matatakot?
Alam ko naman babalik ako eh. Lagi akong bumabalik. Baka dalig ka sa ICU. Hindi. Nakausap ko si Brother Carlos eh. Tatagal pa ako rito. Ano ang sinabi mo sa kanya? Wala. Nagdrama lang ako. Ang mga tao rito sanay sa kasinungalingan eh. Pero nakakuha rin sa drama. Paano nakita mo sa labas? Masaya. Maligaya. Para kang ibon. Para kang taong walang problema. Kanina, tumigil ako dun sa tulay. Ang ganda-ganda ron. Ang langit. Ang lupa. Ang tubig. Ang mga puno. Ang hangin. Kanina, nung nandun ako, naisip kong aking mga magulang. Ang mga dati kong kaibigan. Ewan ko kung bakit. Pagkatapos, naisip kong lugar na ito. Natawa ako. Tumawa ako ng tumawa. Dahil hindi makapaniwala. Nung isang taon lang eh, kumakanta ako sa isang club. Kasama ng isang combo. Pagkatapos. Eh, ano sinabi ng bangka? Aba, hindi naman nakakapagsalita yung bangka eh. Pero nas makay si Juan Tamad, umandar ang bangka. Alam mo ba kung bakit? Kasi yung tubig. Oh, ano yung tubig? Kasi yung tubig gumalaw. Tama. Kaya nasa makay si Juan Tamad sa bangka, dinala siya nito sa gitna ng ilog. Ma, asan ang daddy ko? Wala anak. Nasa Amerika ang daddy mo. Eh, pero pa't hindi siya pupunta dito? Kasi nandun ang trabaho niya. Ma, sino kasama mo? Si Jerry, iho. Natatanda mo si Jerry? Yun yung bigote? Oo. Mabait yun. Di ba binigyan ka rin ng electric train ng birthday mo? Pero mapatsama ka na sama sa kanya. Kasi, unang friends ang mami mo eh. Lonely kasi siya. Wala kasi yung daddy mo eh. Hindi nababalik ang daddy mo. Naintindihan mo yan, di ba? Jerry? Bilisan nyo! Nakatarantado para kayo mga babae yung magsisabaho. Ito, ikaw, kanina ka pa rin ah. Hindi ka naman sa pwesto ko. Magbanat ka naman ng buto. Wala kang alam kung hindi kumain at patulog. Bakit, Manny? Gusto ko na umalis. Gusto ko na umalis. Konti please pa, Manny. Marami pang bubibilang. Marami pang Oktubre. Marami.
marami pang Nobyembre. Marami pang Disyembre. Tayo'y magmahalan, aking hindi naging tumalan. At maluhan ngayon, kahit hindi pa ito ay magigayan. At maluhan ngayon, kahit hindi pa ito ay magigayan. Ay ako maawit para sa inyo. Pero bago ako umawit, ay bibigay ko muna sa inyo ang aking handog para sa inyo. Sa bagong daw, ay maaari kayong sunduin ng inyong mamakulang. Meron ngayong privilegyo na makauwi sa inyo sa loob ng dalawang araw. Alam dyan, naka-necktie ka pa. Siyempre. Susundin yata ako ng lola ko. Uy, pag-uwi ko, bibigyan ko kayo ng regalo, lahat kayo. Oh, ikaw nanding. Wala bang susundo sa'yo? Wala, binisita na nila ako ng Pasko eh. Ikaw. Layo probinsya namin. Sila Roger, hindi pa ba umaalis? Diyan pa, sasabay na lang daw sila kay Popo eh. Ikaw, ano ang sadarating ang sundo mo? Wala. Bakit mo kanina may susunod sa'yo? Bola lang yun. Marami kasing nakikinig. Wala naman talagang sumusundo sa'kin pag bakasyon. Eh, ikaw, Ermat mo, hindi ka ba susundo yun? Ha? Hey. Gusto nga ako sundo yun, kaya lang. Sabi ko kayo, brother. Pwede lang. Bihira ka naman. Hindi pa nga dyan eh. Siya na naghahanap ng sundo. Bakit? Wala. Wala. Ako! Ba't nandito ka ba? Anong oras pa sabi? Siya na nalusuan siya eh. Mag-aalas 6 na wala ka. Ang siraan lang yun? Bago darating. Oh, pati ba naman ikaw? Akala ko ba sinilo ka na kanina? Sabi ko, alas 6 ang sundo yun eh. Pero hanggang ngayon, wala pa eh. Kahit tatlo, di ba? Dito pa ba kayo? Ang kasama kami kay Popo eh. Sabi siya niyo, bukas na tayo sa iba kanina eh. Hmm. Okay, okay. Buti na lang naiwan ang charge sa kitchen kung hindi gutom tayo. Oo. Oh, wow. Pare, pare. Mga ano, meron ng calcium pa din yung kumis na yan. Oo. Tignan kung may gising lang. Baka may Merinol. Pare, yung dating bata ko taga Merinol ah. Oh, baka siya nagpadala ng cookies na yan. Hindi, inispitan ako nang ipasok ako rito eh. Talaga? Oo. Oh. Ako rin eh. Inispitan ka? Oo. May shota ako ba? Meron. May ikaw na yan, may shota ka na yan. Sabi ako? Sa akin nagtatrabaho na eh. Pero nalaman nila dito ako. Split at muntang states. Sa akin, tiga UP. Tiga UP ba saan? Ikaw, Paul. Ma. Basta bata mo? Ah, wala. Inispitan ko na ang shota ko. Bakit? Okay. Ang ayot ng bigote. Ay, siya nga pala ay nagpadala nito. Nagpadala rin ng mga trotot at mga sombrero. Naroon sa opisina ko. Pigilin nyo, New Year ngayon, ha? Pare. Nakikita nyo ba yung ilaw na yun? Ano? Yun, doon, bandero ng bahay namin. Saan? Di ba yun ang Makati? Yun? Nakita mo yung billboard na pulang yun? Yun. Doon ang bahay namin. Yung may nakasulat na green na yun? Oo, yun ang bahay namin. Yung katabi ng poste na yun? Oo. Malapit lang pala bahay namin sa inyo, eh. Bakit? Taka saan kayo? Doon, sa bandero. Ikaw, Jerry, saan dyan ay, no? Wala. Ano makikita nyo dyan? Dilim-dilim dyan, eh. Kaya nga tinitingnan na lang sa ilaw eh. Naku, mag-alas 12 na. Pare, dapat may tigis sa tayong message para sa Maynila. Sige. Dapat unahin natin yung pinakabata sa ating lahat. Ay! Sandal! Ano
sige, sige. Manila! Malapit na ako umuwi! Doon sa Merinoler na gumawa ng mga turotot namin, tuturototin kita! Lola! Bakit hindi mo ako sinundo? Walang yung matanda ka! Nakalimutan ka lang! Brenda! Malapit na kaming umuwi! Malapit na ulit tayong mag-ano! Nanay! Yung mga underwear ko! Wala na akong underwear! Maynila! Ang ganda mo katabi, paggabi! Happy New Year! Happy New Year! Nakasan niyo pa! Happy New Year! Okay, sabay, ready? One, two, three! Happy New Year! Sabay, sabay! One, two, three! Happy New Year! Sa eskwelahan, bibigyan ka namin ng 1,000 privilege para sa 1 taon. Tutulong ka sa aming open center sa Fort Bonifacio. Pagkatapos noon, ituturing ka naming 1 graduate. Thank you, brother. O ano, hindi ka na nagkakaroon ng paghahanap? Hindi ho. Kaya lang eh. Takang pa rin ako ng sumang panaginip. Tatakot ako eh. Paulit-ulit. Nagising ko sa gitna ng gabi. Anong panaginip yun? Tumatakbo ko sa isang mahabang-mahabang pasilyo. Parang may humahabol sa akin. Hindi ko alam kung ano, pero takbo ko ng takbo. Nakakarinig ako ng mga sigaw. Mapapatigil ako sa tapat ng isang pintuan. Bubuksan ko. Pagkatapos, magigising ako. Anong nasa likod ng pintuan yon? Hindi ko alam, brother. Magigising ko sa sandaling buksan ko pintuan. Alam ko kung anong nasa likod ng pintuan yon. Ano, brother? Ang nasa likod ng pintuan yon ay ang iyong sarili. Oo, Noni. Sapagkat natatakot kang harapin ang iyong sarili. Ang iyong sariling kahinaan. Ang katotohanan sa likod ng pintuan yon ng pag-iisip. Noni! Ano yan? Akin yan! Huwag kayong magulo! Akin yan eh! Bitawan ninyo ako! Eh? Huwag kayong magulo! Noni! Umalis kayo dito! Ikaw na yan! Alis! Tapos aming ma-interview ang inyong anak, we have decided to commit him to the Dare Intensive Care Unit. Doon namin pinadadala ang mga batang ayaw makisama sa aming programa. Hindi ba delikado doon?
Huwag ko kayo mag-alala. Kalipas na ilang araw eh, baka mailipat namin siya sa isang open center. Ngayon ho ay ayaw pa niyang gumaling. Kagagaling ko lang sa their office. Bakit ninyo kayo pinakulong dito? Para sa ikabubuti mo to, Noni. Sa ikabubuti ko? O sa ikabubuti nyo? Noni, hindi. Dapat matuwa na kayo ngayon. Kahit anong gawin ninyo, pwede. Wala lang istorbo. Noni. Ito ang locker mo. Dito mo ilagay ang mga kagamitan mo. Natatakot ka ba? Kung may kailangan ka, sa akin mo sabihin. Anong pangalan mo? Isa ako sa mga female expediter dito. Expediter? Expediter ka rin pala eh. Alam ko kung anong nararamdaman mo, Noni. Drug addict din ako nung araw. Kung hindi ka magsisikap, walang mangyayari sa'yo. Tandaan mo yan, Noni. Lagi mong tandaan yan. Noni! Noni! Tulong dito! Tulong dito! Ginigiyang ito! Intindihan. Hindi ko maaaring kalimutan ang aking nakaraan. Yan ay bahagi ng aking buhay. Pagkasira, kapangitan. Yan ang aking pagkako. Huwag kang maghanap ng katwiran, Noni. Huwag mong ihahambing ang sarili mo sa ibang mga lalaking mapalad at may mabuting buhay. Ang mahalaga ay ang sarili mo. Ngayon, ang kaya mong gawin. Ang dapat mong gawin. Magising ka. Ayaw mong iwan ang lugar na ito. Buksan mo ang pintuang yon at pilitin mong buksan. At ikaw ay magiging tunay na malaya. Ma,
Good luck, Noni. I wish you all the best, huh? All the best. Jerry? 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 Jerry?